Sa isang pahayag na inilabas kamakailan, sumagot na si Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayon kay Carpio, walang basehan umano ang mga aligasyon na siya ay sinasangkot sa mga hindi tamang gawain at tinawag niyang walang katotohanan ang mga akusasyon. Sa kabilang banda, Senator Bato de la Rosa tila'y bumabaliktad na raw matapos masabihang tuta siya ng dating administrasyong Duterte. Naghingi pa umano si de la Rosa ng patawad sa mga oportunista para lang hindi maugnay sa Duterte. Narito't ating antabayanan ng buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Mga tropang tambaloslos, mga tropang ngagba. Hindi ho nakatiis. Hindi ho nakatiis ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa mga akusasyon sa kanya laban sa sugo ng kadiliman. Animal, gandang gabi, animal. Gandang gabi. Gabriel De Vera, gandang gabi sa inyo, Loy. Gandang gabi. Baka sabihin nyo, nagmura ako ha. Hindi ha, animal. Meron talaga ho, ani. Ani pangalan, apelyido mal. Buwa pwede, dugtungan mo naman yan, tol. Ani, mal, nourish. Aba ho, ito na mga kabisdak. Ayon kay Attorney Harry Roque, pag magpositibo si Dayunior sa hair follicle drug test, dapat na umano itong magbitiw sa kanyang pwesto bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Shoutout na Katie Bibbs, magandang gabi ho sa inyo. Tosokin mo na yan. Pag hindi magbitiw, kasi ayaw naman talaga magbitiw, eh, anong gagawin natin? Aba, animal, kalad ka rin. Hello, Cecilia Vivas, gandang gabi ho sa inyo. Halangan naman din natin kalad ka rin, positibo nga. Ay, mga Pilipino eh, bahala kayo pag gusto ninyong bangag. Aba, abanti? Umatras? Kala ko ba, puro abanti. May atras din pala ito. Pagkatapos po bumanat ni Vice President Inday Sara Duterte na political harassment, lahat po ng ginagawa sa kanilang pamilya, obvious na obvious ni Mal. Magandang gabi po, Lisa Demonio Supporters. Ganda ng pangalan, sapul sila dito. Aba ho, naghugas kamay si Atras sa bante. Hello Grace Magallanes, majong gabi edi ha, tuplokin mo na yan. Sabi ni Dayuhang Pinoy, kung tahimik ka lang sa administrasyong ito, gagawin kang papit, mas mabuting lumaban na lang. Bahala na, until matapos termino nila, yawa gyud ba? Ako naman. Tol, may kasamang mura, no? Dayuhang Pinoy. Hindi ka pa naman sino bang hindi makamura dito sa gobyerno ngagba. Lorna Sarbento, gandang gabi sa inyo. Arlene Malyari dyan sa Qatar. Mayang gabi, Ma'am Linda Morales dyan sa Cebu, sa Sugbo. Oh, heto! Pastilan, may tinamaan. Actually, kinontent ko. Gusto kong hindi kompleto yung content ko kanina eh. Alas 4:30 kasi limitado lang yung oras doon, no? Ito unlimited. Aba, mga kabisdak, meron palang pahayag itong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Team Tuwad. Si Team Tuwad, sorry ha. Di pala Team Tuwad? The Quad Committee. Ayan ho. Pinabinanatan pala ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa at pinagsasabihang mga oportunista at mga sip-sip!
Sabi ni Cristiano Banderas, kapag may paninindigan ng isang congressman at senador, hindi taot mawala ng budget. Naman, paniguradong nga. Sandra Zamora, gandang gabi po. Ate Charielo, gandang gabi ho sa inyo. Brendalyn, mangayaw. Opportunistang mga sip-sip! Aba, naluko na, may pumiyok, may nasaktan! Dark Angel, gandang gabi ho sa inyo. Punta sabi nga ho, may kasabihan nga ho eh. Eh, pag ikaw ay pumiyok, ang tawag dyan, gelte. Pag merong banat sa inyong bayot ka, pag hindi ka naman bayot, tumahimik ka na lang. Pag sinabihan kang animal, huwag kang pumiyok, hindi ka naman siguro animal. Okay, ito. Matoplok nga mga kabisdak, umpisahan na agad natin itong bardagula ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa Team Tuwad Committee. Nako, ito ho, umpisahan natin kasi yung content ko kanina kulang-kulang. O narito ho, banat Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Senador Ronald Bato de la Rosa, so amunoy pagiging oportunista ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa war on drugs ng Duterte administration. Ikinalungkot ni de la Rosa ang mabilis na pagbaliktad o pagiging balimbing ng mga dating supporter at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Si Mayan Corvera sa balitang yan. Tinawag na oportunista ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang ilang kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung dati raw pinupuri ang kampanya laban sa illegal na droga, ngayon bumaligtad na. For those who are so fast in changing their stand, in changing their views, and changing their, everything, all I can say is that these people are so opportunistic. They forget their principles. Mas pinaprioritize na yung opportunity. Whatever that opportunity is, sila lang nakakaalam. Nauna nang bumuo ng Quadcom ang kamera para mag-imbestiga sa issue ng umunay extra. Okay, ito lang gusto ko po ah. Stop muna tayo saglit. Gusto ko yung word na opportunista. Kasi nanggalit na ho, nanggaling na ho sa bibig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam niyo po kayong mga tuwad committee dyan, huwag na po kayong magmaang-maangan pa. Huwag niyo na pong dayain pa ang maraming Pilipino na nakatutok sa inyong committee na wala naman talagang kwenta yan, kundi pamumuliti ka lang. Kaya nga ho kayo nag-imbestiga dyan para ma-impress si Kukak. Ma-impress si Tambaloslos. Ma-impress si Amor Grandes. Ay, hindi pala, sorry. Hindi pala kasama si Amor Grandes. Bakit kayo nag-imbestiga dyan? NBI ba kayo? Anong meron? Sige nga, kung hindi po kayo naging oportunista. Kasi nga, kailangan nyo ng budget, animal. Oh, malapit na kasi mag-eleksyon. Filing of candidacy na. Ngayong Oktobre, kailangan makalikom ng sandamakmak na pira. Para may panggastos. Para may pambili ng buto. Kasi kung wala kayong budget, paniguradong talo kayo mga olol. Wala nang bubuto sa mga buaya eh. Bakit ba? Hindi nyo matanggap-tanggap yung salitang ginamit ni Senator Bato na mga oportunista kayo. Tama naman kasi yun ang aming nakikita. Wala namang iba talaga. Budget. Pagiging sip-sip. Sabi ko nga ho sa inyo eh. Pag ikaw pol politiko ipalitiko, magpakitang gilas ka, ang tanging gawin mo para mapansin ka ng Agba admin at itambaloslos Kukak, ay tirahin mo lang ang mga Duterte. Banatan mo lang ang mga Duterte, gawa ka ng kasalanan, gawa ka ng isyo,
kunyari hearing-hearing ka, no? Hearing-hearing ka lang. Wala na. Baka kinabukasan panalo ka sa loto kay Mel. O sabi ni Roda, ang meron diyan sa mga tong Griezmann, obvious naman ito, obvious naman talaga. Walang prinsipyo ang mga yan. Tama si Senator Bato, ilo po, Jim Arias. Walang prinsipyo. Kasi nga, oo nga naman, animal, noong panahon ni Tatay Digong, puring-puri yung war on drugs. Okay yan, tama yan. Pero ngayon, nag-imbestiga ang mga olol. Tuloy, oh. Judicial killings, war on drugs at issue ng Pogo. Sabi ni De La Rosa, nakakalungkot na ang bilis magbago ng mga mambabatas na dati ring supporters at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot isipin talaga. Kung ganun sa kabilis noon, they are singing hallelujah to us for thank you for the drug war, thank you for the peace and order, thank you for the tranquility, thank you for keeping the street safe from the drug menace. Thank you, bow and bow. Ngayon, you are the villain. Bakit kayo nagkandag ng war on drugs? Bakit nyo ginawa yan? Mali yung ginawa ninyo. Oh, ganun kabilis magbago ang tao. Ganun kabilis. Aminado si De La Rosa na masama ang kanyang loob dahil tila nagtaksil rin ang mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng mga impormasyon sa mga dayuhan at tinalikuran na ang mga pulis na nagbuwis ng buhay para lumaban sa mga drug lords at iba pang nasa likod ng drug operations. Susad for me. Susad talaga na ganun nangyari. Just because of politics, ganun na lang yung ating pagtingin sa ating kapwa na sa ating kapwa Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating inang bayan. Gaganunin na lang natin. Ipagkakanulo na lang natin sa mga foreigner, ipagkakanulo na lang natin sa mga dayuhan yung ating mga kababayan na for buong buhay nila ay dinidicate nila sa ating inang bayan. Iginit naman ng senador na paulit-ulit na ang pagdinig sa isyu ng extrajudicial killings kaya nakapagtatakang muli itong binuhay ng Kamara. Malinaw umanong hindi patas sa investigasyon dahil kung gusto ng patas na pagdinig, sana ipinatawag din ang mga opisyal ng gobyerno na nagsagawa ng operasyon noon gaya ng ginagawa nila sa Senado. Kung gusto nila ng fair na investigation, they should have contacted also the government side at saka kami mismo na gusto nila maging akusado. Kinuntak sana nila kami pero wala man ginawang contact na ginawa. So, paano sila magka-come up with a fair investigation kung objective investigation kung hindi nila kinuntak yung mga police, yung mga allegedly involved sa sabi nilang EGK. Wala man tayong narinig na gano'n. Ayan po yung birada ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nasaktan ang mga tuwad komite. Maliwanag naman kasi yan na binuo yung tuwad komite na yan, ang purpose yan is to demolish Duterte family. Siyempre damay man dito si Senator Bato dahil siya man ang commander-in-chief at pasimuno ng Toktok Hangyo. Ang problema dito sa mga tuwad committee na ito, hindi natin maintindihan ang kanilang ipinaglalaban. Kasi sabi ni Senator Bato, bakit kayo ganun? Nung panahon namin, panahon ng mga Duterte, puro puri-puri kayo. Maayos, okay yan. At majority of the Filipino people naman kasi ay sang-ayon sa war on drugs ni Tatay Digong at ng Duterte admin. Di ba ho? Ang mga galit lang naman sa war on drugs ay mga durugista, sindikato, di ba? Mga bangag. Yan lang naman ho, yung mga galit sa war on drugs ni Tatay Digong. Yung mga user. Lalo na ho dyan sa Malacanan, ang dami pala nila dyan. Ilan sila dyan? Puro nakasigang mata o ganun. Naka 20 shirts. Magagalit ho talaga sila.
Lalo na po itong si Da Junior, nagkaroon ng isyo patungkol sa polboron, dami na pong witness eh. Buhay, eyewitness tawag doon, si Cathy Binag. Buhay na buhay ang mga yan eh. Until now, di man nila makasuhan si Cathy Binag kasi nga, nakikita mismo ng mga mata ni Cathy Binag kung anong pinanggagawa ho nila. Nakalagay pa sa USB. Dapat nga ho sana, kung kayo ho talaga ay para sa bayan, utang ina, mag-conduct po kayo ng survey muna. Ito lang inahamon ko kayo. Kayong mga nasa tuwad committee, mag-conduct po kayo ng survey sa kalsada at pag majority of the Filipino people sasabihin sa inyong survey, live ha, live na live, na gusto nila yung war on drugs, abay tumahimik kayo tuwad committee. Kasi nagmistula kayong mga hunghang dyan sa committee ninyo na ang maraming Pilipino ay gusto po ng war on drugs. Ako mismo, grupo namin noon, pinakaunang grupo na nagkaroon ng rally, prayer rally, para suportahan ang war on drugs ni Tatay Digong. Wala ho, tol, mga Mr. Buaya. Gusto ng taong bayan, matipok lahat ng mga durugista. Lahat ng mga gumagamit ang ipinagbabawal ng polboron. Tingnan mo ngayon, panahon ni Tatay Digong, tayong mga Pilipino, feeling nating safe tayo paglabas natin sa ating tahanan. At kahit madaling araw, mga call center agent, panatagpo ang kanilang mga loob. Dahil alam nila, ang Duterte ay matapang at galit sa mga durugista. At ang mga durugista at mga kriminal, natatakot sila. Kaya hindi gumagawa ng kasamaan sa kapwa. Alam nila kung anong mangyari sa kanila. Sinabi nga ho ni Tatay Digong, huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. My God, I hate drugs. Pagpapapapapa. Pare the hole. Ngayon, yung banat ni Senator Batumay na tamaan. Again ha, yung video na nilabas ko, wala ho. Wala hong binanggit si Senator Ronald Bato de la Rosa na pangalan ng tuwad committee. Pero may pumiyok. No? May pumiyok. Hindi ko alam kung may laboratorio yung pumiyok. Kong! Kong King King Kong Kong! Animal nyo, Kong! O, ito. May pumiyok. Panoorin po ninyo kung sinong pumiyok. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati rin Police General. Si Bato Aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang tuta ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinusubukan pa namin kunan ng payag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Ay, maraming salamat sa inyo, Biblian Aplita, sa inyong pakulay. Nako, Kang King King Kong Kong, Ari King King? Ari King King? Bandang gabi, Dokisa. Lukumang ka kung akop, oy! Kung nagpahalata ka kung ba't ka pumiyok? Hindi ka naman sinabihan ni Bato na ikaw yung sipsep! Ikaw yung oportunista! Kasi nga, oo nga naman. Hindi kasi pinangalanan ni Bato. Pinangalanan mo na sana si Senator Bato eh. Baon mo na talaga, oh. Total, ginago ka man dyan sa committee ng tuwad committee. Pinangalanan mo na sana na ikaw noon, kakongresista ka. Kung ako, kunyari, itong si Abante. Ikaw, Abante! Ganunin ko talaga. Ah, di talaga ako matakot. Na, duru-duruin ko pa yan. Duru-duruin pa kita. Duru-duruin pa kita. Sasabihin ko talaga yan. Sinadurman ako, kongresista lang kayo. Mag-ilan ba buto ninyo sa distrito ninyo? At ilan ba buto ko?
Naging senador ako, ilang milyon yung nagkagusto sa akin sa inyo. Distrito nyo lang eh. Masyado kayong ano? Masyado kayong naggaling-galingan? Bingo talaga! Ikaw, Abante! Dati, sa panahon ni Tatay Digong, puring-puri mo yung war on drugs dahil yung mga durugista tipok-lamok. Namaling mo talaga. Kunyari ito rin si Jacob. Ikaw, Jacob! Eh, naturingan kang dating PNP general. Ngayon, anong nangyari? Kakampi ka ng mga Adictos Benedictos? Ganun yun talaga. Na, pangalanan na lang, tirang matibay. Total, ako naman, eh, general din ako, senador ako eh. Tapos sasabihin ko rin ito si Dan. Ikaw, Dan Fernandez! Nag-artista ka pa, laos ka na! Ba't ganyan? Ay, party list pa yan. Party list lang yan si Abante. Party list lang ba si Abante? Anong party list niya? 2-1 party list? Animal party list lang pala ito. Ay, gago yung buto ninyo. Nasa 500,000 lang ito, 250,000. Ay, loko no, siga-siga. Abolish party list! Ikaw, Dan Fernandez. Ito ba yung bold star? Tanong ko lang, ito ba yung bold star, si Dan Fernandez? Ay, hindi. Ay, tama. Ay, si Daniel Fernando. Yung bold star. Tama nga. Anong pelikula ni Dan Fernandez? Bakit siya nagkongresista? Sus ko, Gino. Sinong kalab team niya? Si Kukak? Ano? Ha? Uy, Mara Clara to. Ano siya doon? Untrabida? Tatay ni Mara. Tatay ni Mara? Tingin na, mabait man si Mara. Ito, loko to. Oh, galit sa mga drugista. Ay, sa Mara Clara pala to. Mara Clara. Sabi ni Bibi Melindres, hindi. Rapist yan sa pelikula. Alam mo, gusto ko yung role na yan, rapist sa pelikula. Nangarap ako dyan, di man ako nakuha. Napunta tuloy ako sa Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Yari. Sabi ni Jasmine, oh, Dan, sayaw ka na lang ng Curly's Whisper. Nagsayaw din yan. Sabi ni Jasmine, siksi actor din yan. Uy, magsiksi ka na lang. Bag, naku, nimal, tanggap pa ba yan? Sabi na si Risa Merchang, nagtago ng diary sa Mara Clara. Ngayon na nga, hindi siya na tatay ni Mara. Sino bang si Mara? Diyos ko, animal, mamarangin talaga kita. Dan, mamarangin talaga kita, Dan. May karayom na akong mahaba dito, Dan. Mamarangin talaga kita. Oh, ito. Ito talaga naman, barbers. Pwede ba magpagupit ka na lang, barbers, ng barbers? Kung barbers, oportunista ka daw. Sip-sip ka daw! Sabi ni Senator Bato, kayo na lahat. Wala nang pinangalanan eh. Kayo na lahat, tuwad committee, mga sip-sip kayo, mga oportunista kayo. Sabagay, yung sinabi ko kagabi, when the opportunity knocks the door, grab the opportunity! I love you 1,000 times a day! Tag, ginagrab nila to, daming bonus kay Kukak, no? Ayan, oh, si Kong Fernand, o si Barbers. Wala man nagawa yan sa amin, Surigao del Norte. Promise. Wala man, sa awa ng Panginoon, yung kalsada dito. Mga 2 taon na, ganun pa rin eh. Ginagawa pa rin eh. Loko ka talaga, Barbers. So, sumasaw-saw ka pa. Dami man durugista dyan sa Surigao City.
Ha, maniwala ako kayo. Kamusta dyan, mga durugista sa Surigao City? Dami nyo bang ano? Dami bang supply ninyo? Magdasal po kayo na hindi magiging presidente si Inday Sara, kundi ubus kayong lahat uli. Na! Sinabi ko sa inyo. Kung nyong iboto itong mga hunghang na ito, baka tatakbong senador, kawawa tayo. Boto natin yung mga matatapang. Oh, ito! Malinaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang mga sinasabi, oportunista. Bawalak, Senator. Klaruhin ko, General Akop, sir. Mm. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon. Mm-hmm. You were never a sip-sip to the Duterte administration. I never heard you sang praises for the war on drugs. So, ibig sabihin na General Bato, hindi niya talaga nagustuhan yung war on drugs. Kasi sabi mo, hindi naman pinuri ni kung Akop yung war on drugs. Nako, alam na dis ni Mal. No? Di, sabihan mo na, Senator Bato, ikaw talaga sip-sip ka kung Akop. Bihin mo na yan. Kitang-kita naman, oh. We wage during the Duterte administration. Mm. Kaya ay nagtataka lang po ako, bakit ka nagre-react? Mm. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko noon, sir. Sabihin mo siya! Yung iba, hindi po ikaw. Mm. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. I have high respect to General Akop o Congressman Akop. Isa yan sa mga PMEer na naging politiko na hinahangaan ko. Mm. Dalawa yan sila ni Senator Lacson. Aking iniidolo ng mga PMEer turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw. Ako, Senator Bato, hindi ko nagustuhan yung sinabi mong sorry. Sana hindi ka nagsorry. Kasi ganito kasi, guys. Pag nagsorry ka sa isang tao, ina-admit mo nagkamali ka. Ina-admit mo may kasalanan kang ginawa sa kanya. Hindi, wala ka namang masamang ginawa, Senator Bato. Sinabi mo lang naman na talagang oportunista ang mga tuwad committee. Huwag kang magsorry. Hindi. Puntang ina, ako dyan, manindigan ako. Oh, sinabi ko yan. Pero hindi ako magsusuri sa inyo, mga animal kayo. Hindi ko kasalanan na kayo ay tinamaan sa mga pinagsasabi ko. Kasalanan ko yan. Ay puta, pumiyo kayo, guilty kayo. Anong kaso doon? May kaso ba ako? Pinangalanan ba kita? Na sinasabi kong oportunista ka, totoo naman talaga. Gagod. Mm. Sinabi ko bang sip-sip ka? Hindi naman nawala naman kung binanggit na Akop, sip-sip ka. Eh, totoo naman talaga. Tol, manindigan ka, Senator Bato, huwag kang matakot. Tang ina, senador ka, kongresista sila, mga sip-sip sila. Ikaw, hindi ka naman siguro, Senator Bato, na ano, na totoong tuta na sinabi ni Kung Akop. Mabigat nga po, Senator Bato, yung sinabi sa'yo eh. Tuta ka daw. Di ba yung mga trust talk na ganyan? Trust talker pala itong si Kung Akop, animal. No? Trust talker ba, no? Mantakin mo, sabihan mo si Senator Bato na tuta. Tuta daw ng mga Duterte at Senator Bato daw yung oportunista. Wala kayong magawa dyan, Senator Auk, Senator Congressman Akop. Kasi si Senator Bato, simulat sa pulpa na nasa Davao, magkaibigan na yan ang mga Duterte. Hindi yan oportunista para sa akin. Nagkataon lang na nagiging PNP chief si Senator Bato at inappoint ni Tatay Digong at tumakbo sa pagkasenador, panalo. Alam mo, nanalo naman talaga si Senator Bato dahil sa tukhang. Sige nga, ako bumoto ako kay Bato, nangangampanya ako eh. Dagdag factor po yung matapang katapangan niya bilang isang PNP chief dahil sa tukhang. Okay naman yon. Pero ngayon, magpalambot, sir. Manindigan ka, sir.
Ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga na kung sing ng praises towards Duterte and the war on drugs before. Ika lang, Gorgor, umiikot. Oh. Gorgor tayo ni Mal. Nadetect ni Kukak, wala kasing like eh. Patoplok nga guys, mukhang di balance eh. Pag ganun yung bangka eh. Patoplok kasi ginorgor tayo. Toplok nga. Huwag kalimutan magtoplok sa mata ni Kukak para hindi tayo magorgor. Ayan, ayan, nagorgor talaga oh. At least bumawi dyan si Senator Bato sa dulo. Emelita Bryan, totoo naman daw talaga na mayroong mga sipsip at oportunista. Pero hindi daw si Senator, si Congressman ako, putang na, huwag niyong ibuto yan. At least nanindigan, mayroon siyang si ano dyan, nakasama ni Kung Ako. Pang tanong, sino? Okay, sino yung sipsip na sinasabi ni Senator Bato at oportunista? Sinabi na, nilinis na ni Senator Bato. Si Akop, na hindi daw siya sip-sip. Puta, sip-sip man talaga yan, sir. Hindi daw oportunista si Akop. Sir, oportunista naman talaga yan. Dahil na, kung di oportunista, tumahimik na lang kayo. Hoy, sabi ni Tuki sa congrats, Miss Doc. Ni-share ni Palanga, Marlika ang blind mo sa FB page niya. Ngayon, yung live natin, na-share ni Palanga. Hoy, at hello po sa inyo, Palanga. Magandang gabi. Maraming salamat, Palanga. Hindi, ganun din na naman. Sinishare ko rin yung ano niya, yung mga live niya. Bawi-bawi lang ba? Bawi-bawi. Bawi-bawi lang tayo dyan. Tulungan ba? Mga ano ba? Mga Bisaya ba? No, mga Bisaya man si Palanga. May mga Bisaya, nagtutulungan man kami. At kung ano po yung sa tingin ho natin ay nakakabuti sa ating bayan, abas, suportahan na ho natin. Wala namang ibang ano, wala namang ibang magsuportahan kundi tayo lang. Sabi, bakit nawala ako, Bisdak? Nandito ako, sir. Patoplok naman. Nasaktan ang mga animal. Oh, ito! Kinggan po natin, mga kabisdak, itong balitang ito dahil hinihintay ho natin, mga kababayan ko. Yung patungkol sa asawa ni Vice President Inday Sara kasi medyo natahimik ba. Pero ito ho, sumagot. Puta, ginurgur talaga tayo, no? Biglang bumagsak yung views eh. Gurgur pa rin? Hindi na, okay na tayo. Hindi namang gurgur. Biglang gurgur ni Mal. Wala pa nga tayong isang oras ng live. Ginurgur na mga tambaluslos eh. Uso, Kukak, paborito. August ka, August din ako. Aba. Talagang maglaban tayo. Okay, magbasa muna ako ng pakulay. Maraming salamat. Evelyn Iskaydom, sa inyong pakulay. Thank you so much sa inyo. Mukhang nabibigatan na yata sila sa mga sinasabi ko. Ayan, yun na, mabigat din naman ang inyong mga pagnanakaw sa gobyerno, ni Mal. Ma'am GC Lakwata, magandang gabi ako sa inyo. Wala! Patas-patas lang! Kayo nga, nangulimbat kayo, kami wala. Dakdak lang kami. Oh, ito. Hoy, Ma'am Emily. Ay, si Ma'am Emily ba to? Si Isa Susoki. Isa Susoki, no? Emily? Ma'am, ikaw ba si Ma'am Emily? Ang hirap basahin kasi ng Japanese eh. Maraming salamat sa inyong pakulay, ma'am. Oh, ito! Ano bang unahin ko dito? Oh, ito na lang muna. Patungkol po sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Itong mga banat sa kanyang kapatid, Kung Pulong, Isa Susoki nga. Maraming salamat, Isa Susoki, sa inyong pakulay. Thank you so much. Mga banat sa kay Kung Pulong at sa kanyang asawa ba, no? Teka lang. Sa kanyang asawa na si Man Scarpio, sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ito ho ay maliwanag na political harassment.
Hello, Delight. Kandang gabi ho sa inyo. Ang problema ho, itong mga kongresista gaya ni Abante, kung Akop, Dan Fernandez, Barbers, hindi nila mayan maano. Hindi nila matanggap-tanggap na ito yung perception natin at ito yung nakikita natin sa kung ano ang ginagawa ngayon nila dyan sa Kongreso at nasa Senado rin ho. Pakinggan po natin yung hugas kamay! Hugas kamay na si Kung Akop! Nimal? Hindi pala si Kung Akop, si Abante, sorry. Pareho man kasi sila, puro mga tuwad kumite. Ito, pakinggan po natin yung naguhugas kamay na si Atras Sabante. Kasi ang chat-chat kasi, cha-cha-cha, gibulbul ka na ba? Si Charon, wala pa in taon. Ano man yan, Atras Abante talaga yan. Oh, kaya nag-cha-cha-cha itong animal. Hinggan po natin, balitang ito. Ay, sa akin, walang political harassment yan. Walang political attack yan. Mm. Siya ang vice president. Ako, congressman lang ako. Mm. Bakit ko siya atakihin? No? What we are trying to do here is to find out ano ba talagang katotohanan. Katotohanan? Bakit mo sila atakihin? Sagutin kita dyan. Gusto mo pastor? Sagutin kita pastor? Pastor, sagutin muna kita pastor ha. Pastor man ito. Pastor siya eh. Nakikita ko yung church nila, ang laki ng mukha niya. Sindya na ha, sa simbahan niya. Kasi nadadaanan ko eh. Ano bang posisyon niya doon? Ang laki ng mukha niya talaga. Alam niyo, Pastor, hindi mo na kailangan itanong yan. No? Bakit ko atakihin si Inday Sarabi, si Presidente man? Ako kongresista. Ano bang makukuha ko dyan? Sino ba ako? Yun na nga eh. Sino ka ba ni Mal? Sino ka ba para atakihin ang mga Duterte, si Raan, ang mga Duterte, Inday Sara? Sino ka ba? Party list representative ka lang pala, nalaman ko ngayon lang. Ano bang party list na may nagawa sa wasakan na lang organisasyon? Pastor? Ano bang nagawa mo, Pastor, sa party list mo, Pastor? Representante ka sa inyong organisasyon. Nimal, gumawa ka ng panukala dyan sa Kongreso para sa ikakabote ng inyong organisasyon. Period! Bakit ba nagiging busy ka sa mga Duterte? Eh, ito yung sagot dyan. Kaya bumanat ka, nagpasipsip ka nga. Kaya bumanat ka, oportunista ka nga. Sinabi ni Senator Bato, ikaw yata eh. Di ba ho? Siya man ang masigasig. Bit good dyan ha. Walang pinangalanan ng Senator Bato eh. Pero ho, sa lahat ng apat miyembro ng Tuwad Committee, ang masigasig po dito, itong si Barbers at si Abante na umatras na ngayon. Ikaw ho eh. Dapa ho, ikaw ay pastor na kongresista. Dapat sumang-ayon ka dito na itong mga kriminal, mga durugista ay dapat mawala sa mundong ibabaw. Kaya nga, humahanga ako kay Pastor Kibuloy eh. Dahil naintindihan ni Pastor Kibuloy ang ipinaglalaban ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang paglaban sa mga demonyo ni Mal. Aba, ako po'y nalibadbaran sa inyo, Pastor Abante. Pinangalagaan po ng Pangulong Duterte ang buhay ng mga inusenteng tao na nabibiktimahin at posibleng mabiktima ng mga durugistang malsal-saltek sa kanilang mga ulo. Sino ba, Pastor Abante, ang ating kakalingain, ang ating puprotektahan? Yung mga nagtatrabaho sa ating gabi, call center agent, mga ordinaryong empleyado na dapat makauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas at hindi ginagago ng mga durugista.
Sino bang ating poprotektahan? Itong mga durugista na salot sa lipunan. Putang ina, nasasaktan sila dyan. Hindi daw salot ang mga durugista. Ano, gawin yung santo? Gagi eh. Dapat ganun tayo. Ang problema, Pastor Abantes at Chacha. Sabi ni Ruiz, oh, nagpapapil. Papiliha, service tax, si Pastor Kong. Sipin mo, Pastor na, kung ka pa. Ang pangit pakinggan, Pastor na buwaya. Sige nga! Open the book of account, Pastor, para malaman nating malinis ang inyong budhe. Sa awa ng Panginoon eh. Bumanan si Tatay Digong na the most rotten institution ay Congress. Open the book of account. Galit na galit ang mga animal. Galit na galit. Galit na galit, gustong manakit. Kaya black propaganda sa mga Duterte doon, black propaganda dito, yun ang hangarin nyo. Kaya po kayo na ganyan-ganyan, tinitira ninyo mga Duterte, ayaw nyo matanggap na political harassment ang ginawa nyo sa pamilyang Duterte. Aba, wala kayong magawa. Di ba ho? Kasi kita man yan ni Jim Arias. Di ba, homie? Kita nyo ba? Yung political harassment sa mga Duterte? Nako, gusto nyo, itanong ko sa pamangkin kong grid, anong grid na ba yan? Si Bruno Mars, anong grid ka? Si Bruno Mars. Ano bang grid si Bruno Mars? Grade 4, Section 10, tabi ng kubita ang upuan. Iwan ko ba, yung pamangkin ko si Bruno Mars, panay panood pala sa akin, eh, kaya bawal talaga ako magalit dito eh. Bruno Mars. Alam niya na political harassment. Kami pa kaya? Sila pa kaya nanonood? Ewan ko sa mga ensaymada balagers, may mga kalawang mga utak. Ewan ko sa Lisa Tanas, demonyo supporters, kung ganito rin ba ang pagtingin natin na political harassment ang ginagawa ho nila sa Pangulong Duterte at sa Duterte family. O ito, tuloy nga natin. Trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Benny Abante kaugnay ng alegasyon ni Vice President Sara Duterte na political attacks at harassment ang nangyaring pagkadawit ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio sa umano'y bilyong pisong halaga ng illegal drug shipment sa pamamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Muling lumutang ang isyu ng tumestigo si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa kauna-unahang pagdinig ng House Quadruple Committee ukol sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya eh. Sa totoo lang ha. Alam! Putangin akong animal, kung pastor, wag nyo na po kaming ano, kung pastor, alokohin. Lokohin mo yung katabi mo sa upuan pag naghiring. Kami? Ay, nagulat daw siya nang binanggit si Man Scarpio sa Niguban. Lolo! Saka, sin of the crime, operative. Gulat. Kami ang nagulat dahil pastor kayo, bakit ganyan kayong utak ninyo? Gulat daw siya eh. Gulat ako, ako'y nagulat. Na binanggit siya ni Guban, pinag-usapan nyo na, di ba sinabi ninyo, star witness? Star witness nga eh. Yung star witness ninyo, priso! Gago no. Yung star witness ninyo, priso, sinungaling, ilang bisis nag-recant, sa mga pinagsasabi, paniwala ka, gulat ka pa ha, sa lagay mo na yan. Sige, magulat ka para gulatin ka ni Kukak, zero yung pundo mo. Gulat na gulat si Pastor, oh.
Pastor Abante ha, hindi Pastor Kibuloy ha. Nagulat daw siya kay Guban, sobrang sinungaling daw. Gulat ka, tapos ginawa ho ninyo yung hiling ni Guban, di man lang kayo nag-check, nag-cross-examine sa tunay na pagkatao ni Guban. Nirekomenda pa ninyo sa Witness Protection Program. Putangin na, pati kami magsahod kay Guban, sinungaling. Ang galing talaga ninyo. Ang gagaling. Ano ba kasi kung ang trabaho ninyo? Sabi mo kasi, trabaho lang, walang personalan. Di ba po ang trabaho ninyo ay manghimay-himay ng panukalang batas nang may mapakain po kayo sa mga mahirap na mga Pilipino makabili ng morang bilihin kong kangking-king-kong-kong. Di ba kong magpasa kayo ng panukalang ibalik ang war on drugs nang magkaalaman pati lahat ng kamag-anak mo kong damay. Gano. Kasinungalingan. Oh, layo. Hindi ko alam eh. Nagulat ako. Pinakita ko yan. Ang sinabi ko sa kanya. I'm surprised na ang kanyang pangalan ay nagawit. So, he has a lot to explain. Siguro ang ating Vice President has nothing to explain at all. No? Pero kinakailangan yung asawa niya has a lot to explain the fact na dinawit ang pangalan niya. Giit naman ni Abang Lingkod Partyless Representative Caraps Paduano, dapat sagutin na lamang ni VP Sara ng direkta ang mga paratang sa halip na gumamit ng taktika para makaiwas sa issue. Ito pa, isa pa to! Sabi ni, ito gusto ko yung Chem TV. Sabi ni Chem TV, oh. Kung, Pastor, Abante, dapat yan si Guban daw, gawin mong miyembro sa simbahan nyo. Gawin yung MC sa simbahan. O di kaya gawin yung pastor. Tangina, basta pira, nakakatanga. Diba? Basta pira, nakakabubo. Ayaw ko banggitin yung relihiyon nila, baka burahin ako dito. Sabi mo, Mimilita Brian, to pastor pala si Abante, bakit siya sinungaling pastor-pastor pala siya? Ako nga rin nagulat kasi pastor pala siya. Kung, kami ang nagulat kung, kasi pastor ka pala. O, ito pa, si, Paduano. Alam mo, Paduano, wala kang credibility. Itong kongresistang ito, wala yung credibility talaga. No, gagamamit daw ng taktika, diversionary tactics, Inday Sara. Oh, lol! Yung alam lang namin noon kong, puta, mga trapo yung mga party list ngayon, walang kwenta. Sila pang magaling ngayon, no? Siga-sigaan mga party list. Kung alam lang namin kung noon, humawa ka rin ng real ba eh. Nasa bundok ka rin, nilalamok. So, tanong ko yan kay Karing Oscar Rivera eh. Kasi Karing Oscar Rivera eh. Dati rin naman humahawak ng real ba yan eh. Ito, kilala to ni Karing Oscar eh. Pag makasabi na diversionary tactics, alam nyo po mga kongresista, kung sino man ngayon ang gumawa ng diversionary tactics, kayo yun. Yung tropa ni Bangag, yung tropa ni Tambaloslos at Kukak, kayo yung gumagawa ng diversionary tactics. Dahil ang issue po talaga kung ito dapat yung inimbestigahan ninyo dyan sa Kongreso. Yung pagsinghot! Yung pagsinghot ni Ngagba ng pulburon, imbestigahan nyo. Hindi nyo inimbestigahan, napakatahimik ninyo, inimal, may pulburon video, may authentication na expert from University of California ni Maharlika. My God! Para kayo sa bayan, trabaho ba ninyo magprotekta ng isang politiko? O mo trabaho ninyo maghimay-himay ng mga panukala? Ito yung anuhan ninyo, pag-usapan. Dahil ang hirap naman ho, yung pinuno natin, Ngagba.
Halata kayo. Huwag na po kayong magmangan-mangan sa amin. Political harassment. Kung meron mang diversionary tactics, kayo. Dahil ang tulay na isyo po ngayon, ulitin ho natin, yung sinasabi ni Inday Sara, isyo ng kahirapan, kagutuman, mahal na bilihin. Yan yung isyo. 20 pesos per kilong bugas, asa na, but-but talaga ni Manu. Natulungan natin kang King Kongkong. Dagdag pa ng kongresista, kung walang itinatago ang mga Duterte, walang dapat ikatakot sa ginagawang investigasyon ng Kamara. Ayon naman kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers, katotohanan ng habol nila at hindi politika upang isulong ang hustisya at pagpapanagot sa mga may kasalanan. Alal! Hoy Barbers! Hindi ka naman nanalo sa sunod, wala kang proyekto ni Mala. Alam mo itong mga barbers sa Surigao del Norte, wala yang nagawa. Hindi na yan mananalo, maniwala kayo. Kaya magpasipsip ka na ng magpasipsip ngayon sa Marcos admin, walang nagawa yan sa Surigao del Norte. Nagsisisi na nga ho rin ang mga Pilipino, ang mga taga Surigao noon eh. Bakit binuto to? Wala naman palang kwenta yan. Promise. Accountability? Para sa mga ano? Mga durugista? Oy, accountability para daw sa mga kasalanan na pas lang ang mga ngagba? Alam nyo Hong Kong, sa ibang bansa, bitay ang mga durugista. Pero dito, kinakampihan pa ninyo. Ang sakit naman sa damdamin namin. Ang sakit naman sa bawat Pilipino. Bakit yung taong, yung mga pamilya na yan, apelyedong Duterte, nagalit sa mga durugista, sila pa yung ginagago ngayon? Yung taong sinasakripisyo ang kanilang buhay, buong pamilya, sila pa ngayon ang may kasalanan? Tanong ko po sa inyo, nasa katinuan pa ba itong mga kongresistang ito? Hindi ba ho? Magpasalamat pa tayo na mayroong isang presidente nagbubukod tangi, nagalit sa mga durugista, at hindi takot sa kriminal. No mercy for criminal, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ho ba kayo'y nagagalit sa mga Duterte? Anong meron? Di ba ho, dapat protektahan pa natin sila kasi alam natin na pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte ay re-risbyakan ito ng mga sindikato. Pagkatapos ginawa ni Tatay Digong ng 6 na taong pinapatahimik sila, lugi ang negosyo nila, malamang sa malamang ay talagang gagantihan si Tatay Digong ang mga Duterte ng mga sindikatong durugista. Dapat nga ho gumawa kayo ng batas. Panukalang batas na protektahan natin ang isang Rodrigo Rua Duterte dahil siya lang ang nakikipaglaban laban sa mga durugista at mga sindikato. Bakit ganun? Dito tayo ngayon. Walang ibang presidenteng nakagawa ng war on drugs. Only Rodrigo Rua Duterte. Dapat inimbestigahan ninyo yung presidente ngayon eh. Hindi yung mga Duterte. Tuloy oh. Tiniyak naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, tuloy sila sa kanilang trabaho at hindi magpapa-distract sa mga walang batayang paratang o political maneuvering. Itinanggi naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety, na may alingasngas ng impeachment case laban kay VP Duterte sa Kamara. Wala akong nadidinig na may nilulutong impeachment doon. Sa ngayon, wala akong nararamdaman. Pupunta ako, pumapasok ako lagi, pero wala akong nadidinig. Pinag-aaralan pa ng House Squad Com. Teka, alam ko, aamin yung kawatan. Wala mang kawatan na amin, wala mang sinungaling na amin. Sinungaling talaga yan. Kawatan talaga yan. Nasa dugo yan, sabi ni Tatay Digong. O
Tuloy, oh. Sino-sinong resource persons ang susunod nilang iimbitahan sa pangalawang pagdinig. Mm. Samantala, may hamon naman si Representative Abante kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos tawaging oportunista ng senador ang ilang kongresista na dating pinupuri umano ang anti-drug war ng Duterte administration, subalit ngayon ay iniimbestigahan at tinutuligsa na ito. Kung meron siyang sabihin, huwag niya lang sabihin sa media, sabihin niya sa Quadcom. Para talagang maging malinaw yung mga sagot niya. Alal! Oy, sabi ni ano, yung si Dan daw, sabi ni Barber, sabi ni Honor, Honor Sandasig. Si Barbers ang nag-contempt kay Guban dati dahil sa kasinungalingan. Ngayon, paniwalaan niya. Hunghanga. O, kinain nila. Teka kong, pastor. Hindi ko naguluhan ako nung tawag ko sa kanya. Atras! Abante! Bakit ba? Pag kayo magpamidya, pwede. Bakit ba? Pag kayo'y humarap sa Priscon, gastos ng taong bayan, pwede. Bakit ba si Senator Bato sasagot lang, bawal? Hala! Ambot sa kambing na may bangs. Aba, ibig sabihin, kayo lang ang tama. Kayo lang ang magaling. Kayo lang ang pwede magdagdag sa harapan ng mga media. Aba, diktador nga! Mana kayo sa amo ninyong... Mana kayo sa amo ninyong... Mimal. Wala ho. O sige nga, tuloy pa natin. Baka may mapulo tayo. We are giving him the opportunity, no? Due process to, no? For him to air his side. And for us to be able to know his feelings about this. Hello, hello. Oh, ito ang sagot ni Mans patungkol po sa mga banat ninyo. Pakinggan po natin. Gusto daw, sumagot ka. Dapat sumagot yung asawa ni Vice President Inday Sara. Oh, ito, namnamin nyo. Fiction o kathang-isip lamang. Ito ang tugon ni Attorney Manasis Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa aligasyong dawit siya at ang kanyang bayaw na si Davao City Representative Paulo Duterte sa kaso ng Shabu shipment noong 2018. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Carpio na walang basehan at maliciously false ang mga aligasyon ng dating customs officer hinggil sa drug smuggling issue. Noong August 16, ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Sa pagdinig, pinangalanan ni Guban na mga kasabwat si Carpio, Congressman Duterte at maging si dating Economic Advisor Michael Yang sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngunit ayon kay Carpio, walang katotohanan at politically motivated ang paratang. Iginit rin niya na bilang abogado at pribadong mamamayan, hindi siya nakikisawsaw sa politika at mga bagay na may kinalaman sa gobyerno. Mm-hmm. Sa huli, sinabi ni Carpio na tiwala siyang may discernment ang mga mambabatas at hindi sila basta-basta maniniwala kay Guban na umamin umanong minanipula niya ang affidavits na ipinasa niya noon sa Senado at Korte kaugnay ng issue. Una nang itinanggi ni Congressman Duterte ang aligasyon ni Guban at iginiit na questionable ang kredibilidad nito bilang testigo. Samantala, si Vice President Sara Duterte naman, naniniwalang political harassment ang pandadawit sa kanyang pamilya sa drug smuggling issue. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat pinagawa natin para sa ating bayan. Sinabi rin ni VP Sara na hindi siya makikialam sa issue at hahayaan niya ang kanyang asawa at kapatid na sagutin ang paratang. Okay, luma na kasi ang issue na yun, ni-recycle lang ng agba-admin. Sino bang maniwala kasi sa kanila? Ang pamilyang Duterte, galit sa mga durugista, galit sa sindikato, mga laboratorio, pinagwawasak, batuhin mo ng ganyan, tanga lang ang maniwala dyan, animal. No?
Galit na galito, no mercy for criminals, tapos batuhin mo ng ganyan, ganyang issue. Tatay Digong, pinagmumura na nga ho yung mga durugista, tapos batuhin pa ng ganyan. Pulong, mga baste, Diyos ko, saan ba sila kumuha ng kapal na mukha? Demolition job, black propaganda, mayroon kasing pera na involved dito. Alam niyo kung ano ang pinakamagandang pag-uusapan niyo dyan sa Kongreso? Kang King King Kong Kong, Tuwad Committee. Sama-sama na rin kayo. Kayong apat na committee ni Barbers, Dan Fernandez, Kung Akop, ng Tinamaan, ni Bato, at ikaw, Abante. Imbestigahan niyo kaya. Imbestigahan niyo kaya ang tungkol sa pulburon video at pagpapahair follicle test ni Da Junior. Sige nga, kung para kayo sa bayan, di nyo magawa yan, oh. Kasi nga, pera pinag-usapan sa prinsipyo ninyo. Kung bayan ang pinag-usapan, kung ginagawa ninyo, trabaho ninyo, pues, kayong Tuwad Committee, swak na swak po itong issue patungkol kay Da Junior na dapat magpa-hair follicle test siya. At pag nag-positibo, dapat otomatiko pag magbitiw siya sa pwesto. Huwag nyo nang i-impeach. Pagbitiwin nyo na diretso. Maglabas kayo ng panukala, mag-imbestiga po kayo. Mas maganda pong topic yan. Mas magandang pag-usapan yan dyan sa Kongreso. Mas interesado ang maraming Pilipino kung positibo ba talaga si Da Junior or hindi. Kasi nga, sa mukha pa lang niya, nakaganon na. Katalastas muna tayo bago po tayo papunta dyan sa banat ni Attorney Harry Roque. Pasok niyo! Malaya ka ba? Parang hindi. Masaya ka ba? Parang hindi. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Parang kailan lang ang ayos ng mundo? Nabudol ka ba? Budol na budol. Di ko alam. Natutok ka ba? Hindi. Sana naman. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Ayan o, pakinggan po natin ang sinasabi ni Vice, ay ni Vice, ni Attorney Harry Roque. Ma'am Evelyn, maraming salamat po sa inyong pakulay. Kung kayo po ay tatanungin, bago ko ipiplian, di kambing pero may nginunguya. Pag kayo po ang tatanungin, kung magpositibo si Da Junior sa ipinagbabawal na pulboron, kahit naman hindi mag-hair follicle test, positive na positive. Ma'am Imelda Sanggalang, maraming salamat o sa inyong pakulay. Kahit walang pulboron test kasi, positive naman yan. Pero ang pinag-uusapan natin sa hair follicle test, dapat bang magbitew o dapat sipain? Ano ho sa tingin ninyo? Pakinggan po natin ang banat na ito. Attorney, kung sakali man makakumpirma o magiging positibo si Pangulong Bongbong Marcos nga na gumagamit ng illegal na droga, kung sakali man, eh dapat ba siyang magdeklara? Ano bang proseso niyan? Magdeklara siya na hindi niya na kaya gampanan ang kanyang tungkulin dahil nga positibo ang kanyang resulta doon sa hair follicle test? Well, dalawang bagay po yan. O pwede na siyang tuluyang magbitiyo dahil nga po ang paggamit ng droga ay labag sa batas. At yan po ay taliwas sa trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. O po pwede naman siyang mag-leave para mag-undergo ng rehabilitation at dyan po papasok yung provision na po pwede maging acting president ang vice president. No? Now, ang desisyon ay nasa sa kanya.
Pero kung talaga mapatunayan at wala pong ginawang desisyon ng presidente, naniniwala po ako na ito'y isang basehan din para sa impeachment o yung proseso para mapatanggal ang presidente. Mm. Dahil yan po ay pagtaksil sa tiwalang ibinigay sa kanya or betrayal of public trust. No? Dahil ulitin ko po, ang trabaho ng ekutibo ay tagapagpatupad ng batas at hindi dapat lumalabag sa batas. So ibig sabihin, attorney, kung... Okay, maraming salamat Judith Proctor sa pampakapi! Mabuhay po kayo! Aba, attorney Harry Ruki! Huwag mong paglibin! Sipahin na yan! Pagbitiwin mo na yan! Automatic na yan! Ngagba ka yan eh! Yag-ngagba! Aba kasi pag nagpositibo eh, siyempre, di na yan kaya ng rehabilitation, Attorney Harry Roque. Sipahin! Isra, positive or negative test si... Naalis si Bangag. Dapat. Nandito na naman. May nagtanong na naman sa akin. Kanina meron. Baka pakawala to ng Lisa Demonio supporters para ma-issue. Marisa Albiza, maraming salamat sa pakulay. Paano daw magpakulay? Baka makontent na naman tayo. Paan dyan sa comment section. Pindutin mo yung dollar sign. Piliin mo yung kulay pink. Magbitiw automatic, sipain talaga. Positibo man, nilukon taong bayan. Kung sakali man magpositibo, dadaan pa rin ito sa Kongreso, sa Senado at sa House of Representatives. At sila yung magdidesisyon kung talagang palitan na o dapat nang mag-resign o ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos. Well, hindi po palagi dadaan sa Kongreso. Mm-hmm. Kapag dumaan po tayo sa ruta ng impeachment, siyempre dadaan yan sa Kongreso at sa Senado. Kasi kinakailangan magkaroon ng 2/3 vote, tapos makakarating yan sa Senado, at Senado naman ang uupo bilang isang impeachment court. No? Mm-hmm. Pero kapag ang desisyon naman ay mag-resign, nakipresidente na po yan. At ganyan din po ang proseso kapag siya ay mag-leave, no? At magtatalaga ng acting president. Ayan, Hindi, Attorney Harry Roque, wag na tayo sa impeachment talaga. Wala namang mangyari sa impeachment kasi hawak man nila, mga ngagba sa Senado, Kongreso, wala mangyayari doon. Tayo na maghusga. Ang taong bayan na wag na natin bigyan ng opsyon itong si ngagba. Wag na natin sabihin na mag-leave of absence ka tapos acting president si Inday Sara. Wag na ho. O tingnan mo dyan sa Japan, dito automatic baba agad siya. Firing squad! Bakit sa ibang bansa, Attorney Harry Roque, firing squad man yan, pinagbabawal na pulburon man yan, wag na natin bigyan ng option, Attorney. Sipain na lang natin, ang taong bayan ang manggusga. Gamitin na lang natin kung anong nakalagay sa konstitusyon natin, 1986 Constitution. Hello po, Ma'am Jean Saturn, pwede naman po yan. Sabi ni Ma'am Jean Saturn, Ms. Dak, good evening. Nindot ang kabayo, may musipa, ana, para layo lagpot. Hindi ako, hindi naman po pwedeng sabihin na destabilization tayo. Ang pinag-uusapan kasi dito, kung, ito ha, kung positibo si ngagba sa pulboron test, automatic talaga sipain ng taong bayan yan. Nasa konstitusyon naman yan eh. Hello po, Okocholin, hindi ho natin po pwede nahayaan natin siya maghusga o magdesisyon. Hayaan natin magdesisyon, anong gawin? Hindi. Tayo ang magdedesisyon. Hindi yung ngagbang-ngagbang ayan eh. Di ba? Gloria Bante, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ngagba nga, alam nga nating ngagba. Huwag na natin bigyan ng option. Ang gawin na lang natin, Attorney Harry Roque, magandang panawagan dyan. Miss Red Rose, uy, umulan ng pakulay. Ha? Tika lang. Teka lang, sasahurin ko lang. Miss Redros, marami salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much po sa inyo. Hindi, ako sa akin lang. Kung ako po ay masunod, hindi naman talaga ako masunod. Oh. Marami salamat din, Ayla Bandigan, sa inyong pakulay. Thank you so much po, Ayla. Hindi ko nabibigyan ng option itong si Da Junior. Kasi kung alam ko naman na positive na nga ho, pag positive, so ibig sabihin,
nagba talaga. Uy, bakit nangyari dito? Teka lang guys, ha. Wala namang pag-asa kasing magbago yan. Kasi sabi nga, I think, pinakamatagal, matagal daw gumagamit itong si Dayunior eh. Oy, Isra, salamat sa pakulay. O Kocholin, maraming salamat sa pag-upgrade na membership. Teka lang, ha. Lista ko lang ho ang pakulay. Maraming salamat, Okocholin. Kung ganyan man lang ang mangyayari, makikita natin ang presidente ay ngagba, positibo na nga ho. Huwag na natin bigyan ng kung ano-anong option. Ako para sa akin, bilang isang ordinaryong Pilipino, karapatan ng bawat Pilipino ito husgahan si Dayunior. Pag positibo po si Dayunior sa ipinagbabawal na pulburon, mas maganda sipain na. Sipain na, huwag na nating patagalin pa. Kung positibo ha, baka sabihin, destabilisasyon ka, Ms. Doc. Kasi sabi mo, sipain na. Nimal, nasa batas naman kasi yan. Pag ayaw na ng mga Pilipino sa isang presidente, pwede talagang sipain kahit sa ang bansa. Recently, Bangladesh ba yun? Bangladesh, tama? Sinipa man. Sa atin din, 1986. It's a people power, Marcos din. Joseph Estrada, nangyari din. Ngayon, pwede rin. Mamaya, bukas. Positibo na eh, pinag-uusapan, positibo na. Oy, Ilikara mo sir, maraming salamat po sa inyong pakulay. Positibo na sa, ibig sabihin, wala na, ngagba na talaga. Yung mga hair follicle test, yung mga ebidensya ni Maharlika, pulburon video, totoo. At dapat panagutin rin ho, itong si Binhor at si Gibo, na sinabi na nila na umano'y yung video ay deep fake, gawa-gawa. No? AI daw. So ngayon, pag nag-hair follicle test ito, malabo man yan, takot man yan, animal. O tuloy o. Tanong dyan, kung tutugunan siya, o tutugunan niya itong mga panawagan na siya'y magpa-hair follicle test. Sa tingin mo, itong pagpapa-hair follicle test ni VP Sara Duterte ay mahihikayat na ang Pangulong Bongbong Marcos na siya na rin ang sumunod? Sa tingin ko po, no? Kasi kung ang pangalawang pinakamataas na opisyalis pumayag na sumalang sa proseso na ang ninanais lang naman ay siguruduhin na nasa tamang pag-iisip ang mga pinakamatataas na naglilingkod ng bayan, wala naman po siguro mawawala kung susunod sa yapak ni Vice President ang ating presidente dahil siya naman po ngayon ang pinagdududahan dahil nagkaroon po ng video na na-authenticate at nandiyan din po yung eyewitness account ng isang Kathy Binag at yung mga dati nang sinabi ng Presidente Duterte na meron siyang nakitang ebidensya na nung nakaraan ay siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At syempre, nandiyan din yung mga confidential informants ni Agent Morales, no, na nagsabi rin na may mga nakakita na gumagamit ng cocaine ang ating presidente. Siguro, let's call a spade, huwag na natin tawagin pulburon. No? Talaga naman paghihinala ay cocaine. So sa ngayon po, pinaghihinalaan na cocaine user ang presidente. Okay, teka lang. Los Animo, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ay, sa gusto po mag-membro, pindutin nyo lang po yung join sa my live. Bago po kayo pumasok sa live, may join. Pindot lang po sa inyo, guys. Los Animos, maraming salamat po sa inyong pakulay. Thank you so much sa inyo. Kung agba na yan, huwag na natin bigyan ng pagkakataong mamuno pa sa ating bansa. Husgahan na po natin, kailangan lisanin niya ang kanyang posisyon, magbitiw siya sa pagka-presidente. At ipasa na ho sa vice-presidente na nagpa-hair follicle test. Kasi kailangan po natin ng leader na matino. Mantakin mo. Kinabukasan ng 120 million Filipinos around the world, iasa natin sa isang pangulo na positibo sa hair follicle test. Ano so sa tingin ninyo? Ako dapat no option yan eh. Walang option
ang option lang naman lang isa lang kundi sipain. Yan yung option. Tuloy oh. Hindi pa naman po napapatunayan. Kasi maski naman po yung video na yan, maski authenticated siya, hindi pa rin natin alam kung ano yung sinisinghot na powdery white substance. At ganun din naman po ang testimonya ni Cathy Binag, no? Hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung sinisinghot ng presidente. So in fairness, po pwede pang pasinungalingan talaga ng presidente sa pamamagitan ng isang hair follicle test. Opo. At kung sakaling patuloy pa rin na maninindigan at na hindi magpapa-hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos, at ang problema din, attorney, wala tayong narinig mula sa mga ahensya. Merong narinig tayo pero itinatanggi yung mga paratang laban sa Pangulo. Well, dyan po papasok yung kawalan ng tiwala sa taong bayan. Ang pwedeng mangyari po dyan, yung impeachment, kung talaga pong ang proseso ay para tanggalin siya, o di naman kaya, maulit ang kasaysayan natin na ang taong bayan na ang maghuhusga kung dapat pang magpatuloy ang presidente o hindi. Ganyan ang gusto ko! Hoy, Ma'am Angie Blofeld, maraming salamat to sa inyong pakulay. No. Iyan ang gusto ko! Taong bayan na ang maghusga kung magpapatuloy pa ba si Ngagba o hindi. Tayo na po maghusga. Isagad na natin sa kaibuturan ng budi ng mga animal. Kasi sila sagad-sagad na po. Limas na ka ba ng bayan? Niloloko na nga ho tayo. Bumaba daw ang kahirapan. My God, pagkatapos ng 21 pesos, bumaba daw kahirapan. Niloloko tayo. Tama yan! Husgahan natin. Sabay-sabay ho tayo. Sumigaw. Kung saan man. Diretso na sa Malacañan, huwag nang ipadaan sa EDSA ni Mal. Kasi kung ayaw man niya kasi magpa-hair follicle test, ibig sabihin, positibo ka talaga. O ang gawin na lang natin, husgahan na lang natin, ulitin muli ang history ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyayari naman yan, nasa constitution yan. Bakit ba? Kung ako employer, ayaw na kita eh. Ayaw na kitang makita sa opisina ko, animal ka. Mag-resign ka, magbalot-balot ka. O ito, pasing kita ng gamit mo. Eh. Di ba ho? Tandaan nyo, mga sambayan ng Pilipino, tayo ay empleyado ng mga nasa gobyerno. Kaya may karapatan tayo magreklamo at mag-demand ng magandang serbisyo. Pag nakitaan natin sila na walang magandang serbisyo, at puro lang pangungurakot at kasinungalingan at kagaguhan lang ang ginawa sa kanilang tungkulin. My God! Nasa konstitusyon yan na pwede natin silang sipain. Tandaan nyo yan. Eh kung ako lang mag-isa ang employer nila, sinipa ko na sila. Kasi ang dami natin, 120 million tayo yung employer nila. Sila yung nagtatrabaho sa ating kumpanya. O payag ka, may bangag sa kumpanya? Ay, gagi, oh. O diba, dilan sila empleyado natin? Tayo employer. O sipahin na natin yung mga ngagba. Hello, tropang dabawin nyo. Gandang gabi ho sa inyo. Sabi ni Emilita Bryant, Higpit pa ka, Boss Bisdak. Ala, higpitan ko talaga. Ayaw ko ng bangag. Ayaw ko ng sinto-sinto. Ayaw ko yung utak pulbura. Ayaw ko yung utak pulburon. Ayaw ko ng sinasabi ni Maharlika na Adictus Benedictus. Basta niya? Aba, animal, pag nag-hire po ako ng ngagba, positibo sa pulburon sa aking kumpanya, mangurakot lang yan. Kukurakutin lang ang binta ng aking kumpanya. Oh, anong mangyayari sa negosyo ko? Nga ako. Marlon, Bisdak, pagsabi nga sa amin ang uniform, kung gusto nila, bakit walang kibo? Baka gusto nila barbaric ganoon ba? Gusto sila nila sabihin lang nila, we are just waiting for the right moment? Ako sa mga men in uniform, may nanawagan dito, uy, paramdam daw kayo. Hindi, ganito kasi yan. Bago po kasi magparamdam yung men in uniform, magparamdam muna tayo.
Nagparamdam na ba kayo? Ay, naka! Mapuputol na lang yung kwerdas ko dito. Yung mga ugat-ugat ko sa leeg, iwan ko ba? Di parang nagparamdam kayo. Di sabi mo, ang problem, relax lang sila, manhid kaya. Di tinatabla ng hiya ang mga walang hiya. Kaya nga walang hiya, ma'am, kaya hindi nahihiya. Ay, Ate Chiri, ito sa akin, naabutan mo pa. Mm. Una, sana ho tayo, umpisa natin. Total, alam naman ninyo, ang buong kwento, depende sa lips. Kasi Marley ka, buwis-buhay na. Mga Duterte, binabanatan na. Kami, binabanatan din ang but sa kanila. Ano? Kailan tayo sama-sama? Babangon tayong muli! Oh, eto. Daloy ho natin. Dahil alam niyo naman sa ating kasaysayan, dalawa ng presidente ang napababa sa pamamagitan ng tinatawag nating people power, no? Kung saan nagsanipwersa ang mamamayan at ang militar na tinatawag na taga-protekta sa ating sambayanan. Oo, so considering attorney, majority dito sa House of Representatives, ay talagang kaalyado ng Pangulo, maipagpapatuloy ba o mapupursu ba itong sinasabi kung sakali man yung impeachment hearing laban nga sa Pangulo, kung sakali man na magpositibo yung resulta doon sa hair follicle test? Eh kung maalala mo, nung panahon ni Presidente Erap Estrada, ganun din naman ang sitwasyon na talagang hawak din ng Presidente ang Kamara de Representante na ang Speaker ng mga panahon ngayon ay si Speaker Manny Villar, no? Pero talagang kapag ang pulso ng bayan ay nais magkaroon ng accountability, mahirap talikuran yan ng mga kongresista. Sinasabi ko nga, ang mga politiko, sila yung best barometer kung ano yung sentimiento ng publiko, no? At alam nila na kapag sila po ay sumuway dyan sa opinion na yan, eh baka mawala na sila sa pwesto. So napakagaling po rin nilang barometer for public opinion, at dahil gusto nilang mahalal, they will do what the public wants. No? At ang tingin ko, eh napaka-ingay na ng panawagan ng taong bayan sa ating presidente, pasinungalingan, or aminin, kumuha na ng hair follicle test. Mm-hmm. Alam niyo, sobrang ingay na ho talaga. Pati kapitbahay ko dito, naiingayan sa akin. Damay sila. Alam niyo ho, araw-arawin natin yung sigaw, pagsigaw natin, hair follicle test. Dahil si Inday Sara, magpa-hair follicle test yan. Lalong matitrigger itong mga ngagba at magdudouble time sa paninira sa mga Duterte. Wag po tayong pumayag na masira ang mga Duterte. Lumaban ho tayo kahit hanggang dito lang tayo sa dakdakan. Kaya yung kunting share ninyo sa mga live namin, malaking tulong yan. Yung kunting like ninyo, malaking tulong yan. Kasi nga, bakit? Kung kayo, nasa bahay kayo, tahimik kayo kasi wala kayong platform, no? Pero pag nandito kayo sa aming mga channel, mga political blogger na sumisigaw, hair follicle test, BBM resign, kunting like, kunting share, malaki ang tulong yan. Kasi tumataas yung engagement. Ibig sabihin, nakakarating sa lahat ng maraming Pilipino. Ako sa akin, yung pakulay bonus na lang yan. Basta, makarating lang yung mensahe ko, boses ko, boses nating lahat. Kasi nga, sabi nga ho sa background ko, ang boses ko ay boses nyo. Share natin. Ang pinag-uusapan natin dito, prinsipyo. Kahit na alibadbara na yung mga ngagba supporter sa akin dahil pabalik-balik daw ang content ko. Putang ina. Guys, walang ibang mag-content patungkol sa hair follicle test. Tungkol sa pulburon video, wala nang iba. Tayo na lang. Tayo na lang talaga. Kaya kailangan bigatan pa natin ang pagsuporta sa mga political blogger
na mabigat na ho ang kanilang mga content. Talagang nagli-level up na. Kagaya ni Maharlika. Sama nyo na si BMR, Bisdaqueros. Ang gusto po namin talaga, guys, ito ho yun. BBM resign. Kung yung ibang grupo hindi kaya ng manawagan ng BBM resign, kami iba kami. BBM resign! Hindi po kayo bagay dyan. Hindi nyo kaya ang pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Marami na pong nahihirapan. Lalo na ngayon, yung pagkatao ng taong ito sa Malacañang ay nabuksan na ho ng isang magaling na political blogger na si Maharlika, si Palangga. Palakpakan nga natin si Palangga. Maraming salamat ho, Palangga. Na-recognize nyo po ako. Inangaan ko lang po kayo. Kaya, pag laban mo, Maharlika, laban din namin. Laban ng mga political blogger na ang gusto lamang ay katotohanan. Huwag po tayong bumitew. Huwag tayong bibitaw. Hello, Jeffrey Makaraik. Maraming salamat to sa inyong pakulay. Kasi wala na hong iba, guys. Zero ho sa mainstream media. Except is MNI. Ginugurgur pa nila yung prangkisa. Kaya ako, kahit nandito ako, nagbabakasyon, no? Kahit nandito ako, nagre-relax, nagre-refresh, nagre-recharge, hindi ko pa rin pwedeng iwanan ang pagsasalita sa ating channel, ang ating advokasiya para sa ating bayan. Sama-sama po tayo. Suportahan po natin ang bawat isa. Kung sino yung mga matatapang, mga maisog, kakampi natin yan. Basta prinsipyo ang pinag-uusapan. Anong masasabi niyo sa naging issue na to? Huwag kalimutan mag-iwan ng comment at mag-like, subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init na balita.